Hi guys, so ayan, pang nakakalahati na tayo sa Vlogmas before Christmas at meron na lang tayong today and tomorrow to complete the 12 Vlogmas. So to start with, ang video natin ngayon is samahan lang ako na i-repot itong plant na to. And then, siguro, pag-usapan natin yung something that you can give for Christmas sa mga plantitos and plantitas nyo. Just in case na hindi pa kayo nakakabili ng pangregalo sa kanila. So, let's start. So, magsusot muna ako surgical, ano ba to? Basta, mag-ano muna tayo, mag-gloves para hindi madumi. So, gloves. Pero ano to eh? Anong tawag ito? Surgical gloves? Mag-o-opera tayo. Plastic kasi basa pa tong soil na to. Kaya ito na lang gagamitin ko para hindi makalat pa siya noong putik. To start with, ito. Yung... Para maulit ko yung to start with. But anyway, so ito yung paso na gagamitin ko sa kanya. So di ba ang cute? Pakita ko lang. And speaking of paso, pwede nyo iregalo sa mga plantita at plantita nyo yung mga cute na pots. Sobrang dami na nagkalat ng mga cute na pots. So, kuha tayo ng soil. So, may soil na ako dito. Iayos lang natin siya. Ayan guys, kumuha ko ng konting moss panpakit doon sa butas nito. Again, yun, pwede mong gift idea yun sa para sa inyong mga plantito at plantita. So, itong particular pot na to, nabili ko siya sa Daiso or Japan Surplus again. Worth 88 pesos. So, di ba ang cute? Lalo na doon sa mga mahihilig sa succulent. Pwedeng-pwede yan. Tapos, next would be, ano pa ba? Pwede yung mga garden set. Mag-insert na lang ko ng picture somewhere sa screen. Ulit. Ganda ng substrate nito. Pellionia. Nga pala, ito ay si Pellionia Repens. Or may natin pag-usapan yung paano siya alagaan. But, ayun. So, apart from the pots, pwede kayong magbigay sa mga plantito at plantita nyo ng garden tool kit. So, meron din nun sa mga Japan Surplus para makamura kayo. Yun lang, syempre. To manage your expectation, kapag mura, alam mo na yung quality. So, yun yung useful, lalo na kapag sa ganitong mga kukulinggit lang ng mga kukulinggit ng mga halaman ang kukutintingin yung garden toolkit na sinasabi ko na pwede nyo bilhin sa Daiso. Tapos yung mga big time pang garden, yun yung mga meron sa Ace Hardware. So, ibigay lang natin yung mga soil. Re-raise natin yan. Soon. Pero yun. Dahil tinanggal ko siya. Papitan ko siya ito. Ayun. Yun yung mga pwede. Tapos, apart from that, so meron na kayong cute na pot. Meron na kayong garden tool kit. Garden set. Toolkit. Garden toolkit na nga. So, meron na kayong garden toolkit. Ano pa bang pwede? Halaman. Siyempre, pwede kayong magbigay ng halaman. Number one naman yun. That depends naman. Sa halaman na bibili nyo for your plantito and plantita. That depends kung saan sila mahilig. Kung mahilig sila sa philodendron, then, pwede naman maghanap kayo ng mga murang philodendron. Hindi naman kailangan rare. And hindi naman, mas maingay pa sa akin yung aso. Yes, ko po. So, hindi naman kailangan rare, pero mas maganda kung yung ibibigay nyo is, di ba, yung something na wala pa sila. Pangdagdag sa collection. Yun pala guys, kung kayo ay plantito, plantita din, pwede nyo din i-comment
sa comment box kung halimbawa kayo yung pagbibigyan, ano kaya yung ina-expect mo, ano kaya yung gusto nyo ma-receive, ano kaya yung bibigyan ng regalo, ganyan. Na-related sa plants, ayun, na-related sa gardening. So, garden tool set, you have pots, mga halaman, again, kung mahilig sa philodendron, why not give them philodendron, or kung adventurous kayo, pwede nyo silang bigyan ng ibang family, or ibang halaman na galing sa ibang family or species. And then, ayan, easy there. Tapos, ako ba? Kung ako yung makaka-receive ng gift, ano bang pwede? Gloves, ayan, yung gloves. Kasi, minsan mahirap din makahanap ng magandang gloves. Diba? Meron kasi yung magandang klase ng gloves na merong parang hardware dun sa gloves. Para dun sa mga iba pang cactus. Or para hindi ka matusok-tusok. Kung halimbawa may dadakotin kang matitigas dyan, something. Shit, may dadakotin kayong matigas. My God. Ayun. Tapos, ano pa ba? Pwedeng mga, ano yung gadgets for paghalaman? Like, gadget pang matatawag, humidifier, pwede. Lalo na kapag mahilig talaga, mag indoor plants, yung mga plantito at plantita nyo, pwede yung humidifier. And then another is yung hygrometer. Please correct me if I'm wrong kung hygrometer nga yung tawag dun. Or ilagay ko na lang sa screen yung tamang term. Yung nagme-measure ng humidity sa loob ng kwarto or ng area kung saan nyo nilagay yung halaman nyo para malaman nyo kung nagda-drop na ba yung humidity dun sa area or dun sa plant shelf nyo. Diba? Useful yun lalo na kung ang plants nyo ay nagsisik for humidity. So, ayun siya. Ayun yung mga naisip ko. Another one is yung moisture meter. So, yun pa yung isa. Useful yun lalo na sa mga overwaterer dyan. mahilig magdilig ng halaman para na-measure niyo yung moisture dun sa water. Kung mas mababa na ba siya, na kailangan na ba siyang diligan, or mataas pa, na hindi naman pa siya kailangan diligan. So, yun yung mga naisip ko na pwede nyo ibigay. Ayun. Yun lang. Dami na naman chika. So, anyway. So, ayan. Narepat ko na si... Ang cute niya, no? Patag siya nga sa puno. Ayan. Narepat ko na si... Pellionia Repens. Yan. So, si Pellionia Repens, ito ay tinatawag na Vulcan sa atin. Local name niya. Dahil yung bulaklak yata nito is pumuputok. Okay. Yung bulaklak niya pumuputok, guys. Pero hindi ko pa nakita. Hindi ko pa nakita bulaklak nito eh. Or kung makita ko man, baka hindi ko alam na yun na pala yun. So, ayan siya. So, this can be an indoor plant at the same time, pwede din sa labas. Long as, ang binibigyan niya sa kanyang sun is bright. Pwedeng bright indirect light, bright light. Okay. Not sure kung kaya niya mag-survive sa full sun, pero hindi ko pa na-try kasi nasa shaded area to eh. Pero yun, bright indirect light. Ang sun exposure niya dapat. And then, as for watering, again, mag-water lang kayo when the soil is pwedeng medyo dry lang. Pwede siyang mag-keep ng moisture dun sa lupa niya. I mean, paano ba? As for watering, kaya niyang i-tolerate yung drought. So, meaning, like for halimbawa 1 day or 2 days na tuyo-tuyo siya. Kaya niya yun i-survive. As for moisture level sa lupa, kaya niya naman yung moist soil. Especially kapag yung napapansin niyo na nagpupush ng growth. Yun. Ayun. Kung mahilig kayo sa trailing plants, na easy to
access, easy alagaan, si Pellionia repens is a must-have, kumbaga, a must-have plant. Okay. Na-overlook lang kasi itong mga to, kasi ito, like, itong mura lang to. Na-overlook lang siguro siya kasi nga sobrang dami ng bagong plants sa market. Pero this one, if you're into trailing plants, parang ano to, parang devil's ivy level to, or pothos. Madali lang siyang alagaan as in. Tapos, ayan, maganda din siya kapag ka nag, nag-trail. Tapos, lush na to. Ito nga malinggit ko eh. I bought mine, magkano? This is, ang range na to is 80 to 150 pesos. Pero I think yung 150 pesos, may makuha na kayo na yung malago talaga. Dati. Ewan ko lang ngayon kung halimbawa gano'n nakadami yung 150 pesos. Pero to, 100 pesos siya. Tapos, ganito lang yata yung kadami. Wala pa to. Ito lang. Itong part lang na to. Yan. So, that's it for my video for today. Again, if you do have any video suggestion, vlog suggestion, you may comment that down below. Or, I mean, down na below pa. you may leave a comment para ma-check natin kung kakayanin ba. And, ayun. Dahil, again, Marty tayong legit. Mayroon pa pala ako natin. Okay, si Akadama. Lagyan na din natin siya. Not needed to, guys, ha. Gusto ko lang talaga may tapins yung mga plan. Gusto ko lang talaga may tapins sila. Kasi, ang cute eh. Ang cute kapag hindi kita masyado yung soil. Yung dark color ng soil. Ayan, sana narinig mo ako. Ayan. As for propagation, this pag-usapan natin yan sa susunod na lang na vlog. Kasi wala pa rin akong means para ma-propagate ito. Kasi masyado pang maliit siya para i-cut. Pero, yep. That's it for today's vlog. Comment kayo. Yun kayo na comment sa baba. If you are not yet subscribed, again, subscribe na kayo by hitting the subscribe button and click on the notification bell para lagi kayong updated. Kung meron man akong bagong upload, and hit the like button if somehow nakatulong ako sa inyo or may na-share akong maganda sa inyo for this vlog. Ayun lang, guys. Thank you for watching. Bye.